Guys, I know it's Binibining Pilipinas season, pero kahit kasagsagan ng Binibining Pilipinas season, ramdam na ramdam mo pa rin ang presence ni Catriona Gray. Alam nyo ba kung bakit? Sige, explain ko sa inyo. Watch this full video. Hi guys, I'm Adam Henato. I'm a pageant correspondent for Sash Factor. I love pageants. I love anything about showbiz as well. Finally, I now have a platform to share with you guys kung ano man yung mga happenings ko. Come with me, join me in my world, or should I say the universe rather. Welcome to Adam's Universe. Ever since nanalo si Catriona Gray, narinig niyo na ba yung term na Catriona Effect? Oo, alam ko na, I'm sure na-encounter niyo na yan sa mga conversations niyo, sa mga comment sections sa Instagram at sa mga social media sites namin. Ano nga ba talaga ang Catriona Effect? Hindi nyo ba napansin, mula nung nanalo si Catriona, parang lahat ng mundo manghang-maha sa mga ginawa niyang preparasyon para sa nakaraang Miss Universe. Kung titignan nyo, lahat sila talagang napabilib sa mga ginawa ni Catriona. Kasi nga ang sinasabi ko palagi, I still believe up to this day, Catriona Gray is the most prepared delegate we have ever sent to Miss Universe. So, ano nga ba talaga itong mga ginawa niyang preparasyon para sa Miss Universe? Yan ang enumerate ko para dito sa Catriona Effect na sinasabi ko. Una, tumaas na ang standards ng pagpili sa mga sasali para maging kalahok sa Binibining Pilipinas. Kung napansin nyo, yung kandidata hindi lang basta maganda, may magandang hubog ng katawan. Kailangan, meron din siyang pinaglalaban sa buhay. Katulad ng mga nangyayaring pagbabago sa Miss Universe ngayon. Bukod sa ganda, kailangan may depth and substance na ang isang babae. Hindi lang pwede yung parang nagising ka lang ng isang araw, ay sige, sasali ako ng Bining Pilipinas, sige, punta na ako ng screening. No. Ngayon, talagang bago pa lang ang screening, pinaghahandaan na ng mga babae ngayon yung kanilang mga gagawin para sa Binibining Pilipinas. At isasama ko dyan yung mga advocacies talaga nila. Kailangan nilang maplansya yung mga dapat nilang gawin para tungkol sa advocacy nila para makita ng mga pageant fans na hindi lang talaga sila puro ganda. So yon, that's number one, standards. Tumaas ang mga standards. Number two, pressure. Ang taas ng sinet na standard ni Catriona Gray nung nag-compete siya ng Miss Universe last year. From her pasabog video sa Thailand, nung nalaman pa lang na in-announce ng Thailand na sila ang magiging host country last year, hanggang sa kanyang talagang one-of-a-kind national costume nung December. Talagang lahat plinano. Alam mo yon. So, whoever will be her successor, she really has a huge shoes to fill. Kasi talagang hindi biro talaga yung ginawa ni Catriona Gray for Miss Universe. So, whether her successor likes it or not, talagang makukumpara talaga siya sa mga ginawa ni Catriona. And talagang dapat nilang paghandaan yon. Dapat may sarili na rin siyang itong successor na to, dapat or kahit hindi yung successor niya, yung mga lumalaban ngayon na kandidata sa Binibining Pilipinas, dapat may kanya-kanya na silang mga strategy, alam mo yon, para mapansin ng mga tao bukod sa angking ganda at talino nila na binibigay para sa pageant. Number three, popularity of independent candidates. Dati, di ba, noon, ang laging bukang bibig ng mga candidates pag tinatanong sila, which camp are you from? It's either I'm under Aces and Queens or Kagandahang Flores camp. Tapos may mga ibang camps pa like RL's Angels, JDV, at ilan pang mga pageant camps. Ngayon, bukang bibig na yung word na independent. Kasi nga si Catriona, nung nag-compete ng Miss Universe last year, tsaka nung Binibining Pilipinas before that, talaga pinili niyang maging independent para siya ang may full authority kung anong paano niya i-execute yung mga gagawin niyang mga paandar, pasabog, kung anong mga ideas niya para sa competition niya. In a way, naging maganda yon kasi talagang kontrolado niya yung schedule niya, kontrolado niya yung kung anong dapat niyang gawin at siya ang nasusunod, nagdi-dictate kung anong gusto niyang mangyari sa lahat ng aspeto ng competition niya. And because of that, umuusbong na rin ngayon ang popularity rin ng mga glam teams. Actually, yung glam teams naman, matagal na rin, may mga glam teams rin naman na noon. Especially since nag-compete si Venus Ruffer Miss Universe. Pero kasi ang maganda dito, yung mga candidates na mismo ang pumipili ng sarili ng mga members ng glam team nila para maging comfortable sila
na yung full attention na ibibigay sa kanya ng mga hinahir niya, sa kanya lang talaga. And it benefits her kasi talaga siya lang talaga yung natututukan. Dati may mga glam teams na rin pero parang hindi ganun ka-pronounce yung ano nila, yung exposure nila. Ngayon, the girl is very enthusiastic, is very confident about how she moves on stage because of her glam team. Tuwing may Instagram post sila, lagi nila kinikredit yung mga glam teams nila. So, nakakatuwa. Example na lang, kunwari, huwag na tayo lumayo. Yung katulad ni Hannah Arnold, she's an independent candidate, right? Pero kahit independent candidate siya, wala siyang background sa modeling before, may mga tumutulong sa kanya na mga tao para sa kanyang mga preparasyon. Pa nakikita niya yung mga makeup, styling ni Hannah lately sa Binibining Pilipinas. Napaka-plakado, napaka-linis, napaka-consistent. So, yan ang effect ng sarili mong glam team, na nag-hire ka ng sarili mong glam team. Pwede mo sabihin sa kanila kung ano yung mga looks na pwedeng nilang gawin sa'yo na sa tingin mo babagay sa mga events sa Binibining Pilipinas. Katulad din, sige, sino pa? Si Samantha Bernardo. Meron din siya sariling glam team, si Sir Kenneth Ramil. So, siya ang nagsastyle ngayon kay Samantha Bernardo. Kaya nakikita mo yung mga pasabog OOTDs ni Samantha Bernardo, di ba? Magugulat ka talaga. Talagang every day, pinaghandaan niya yung mga outfit niya. So, pag ganito ang sistema, lalo sila nai-inspire na, oh, kung kaya ni Catriona, kaya ko rin, di ba? So, yeah. So, eventually, let's see kung itong trend na to magsusustain, pero I believe it will be for the long haul. And then lastly, napansin ko lang to, hear me out kung valid ito or hindi, kailangan yung Catriona effects na sinasabi ko when it comes to the communication skills, kasi napansin ko every Binibining Pilipinas candidate nako-compare sa kanya. And yan ang effect ni Catriona. Talagang yung mga fans mini-measure up yung mga girls sa mga kapabilidad ni Catriona, and I find it very unfair kasi I believe that all these girls are their own person at the end of the day. So hindi naman pwedeng hulmahin natin what may have worked for Catriona last year will work for them this year. Siyempre, ibang atake dapat. You still have to, you know, be creative and serve different looks, diba? All year round, year in and out, hindi pwedeng. You could probably take inspiration from what Catriona did, pero at the end of the day, it's still going to be the girl who will decide how much she really wants to go the distance to win in her pageant. So, valid ba yung mga observations ko, guys? Sa tingin nyo ba talagang in full swing pa rin talaga ang Catriona effect? Ramdam na ramdam nyo ba yung Catriona effect sa Binibining Pilipinas 2019? Feel free to share your comments and suggestions on the comment section below para gusto ko rin malaman yung mga opinyo sa pinag-uusapan natin ngayon. Sige guys, until next time, bye!